Sinampana rin ng reklamong murder ang isa pang suspect na nagkwento kung paano dinukot ang modelong si Julian Rodelas. Kabilang sa mga sinusuri ngayon ang sasakyan na ginamit umano sa pagdukot sa biktima. Nakatutok si Salima Refran. Naniniwala ang Quezon City Police na matibay ang mga ebidensya nila laban sa mga arestadong suspect sa pagdukot at pagpatay sa modelong si Julian Rodelas. Isinagawa kahapon na tinatawag na luminol test sa sasakyan ng suspect na si Fernando J. Arquiambao Jr. Ang sasakyan itong sinasabi ng isa pang suspect na si Jamar Waraji na ginamit ng dukutin si Julian at nang itapon ito sa 18th Avenue, Cubao, Quezon City bago barilin. Nagkita ang bagas ng dugo sa sasakyan, kaya hinihintay na lang ngayon ang resulta ng forensic exam. Examinin po yan kung kanino po galing yan, kung dugo po ng biktima o baka po dugo ng isa sa suspect yun. Eh, assuming na yun po ay dugo ng biktima, malinaw po na yung biktima ay talaga na isa kayo dun. Mula sa resulta ng forensic exam, makukumpirma rin kung paano pinatay ang biktima. Itinulak at nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Eh, no? Lumalabas sa loob yung bumaril. Eh. Siguro inalawit yung kamay at pinagbabaril dun sa yung mga suspect na sa loob. Dalawang suspect pa na pinaniniwala ang kasama sa krimen ang pinaghahanap. Ang mga suspect na sina Altea Altamirano at Kiambao ay nakakulong ngayon sa QCPD. Ganon din ang dalawa pang suspect na si Waraji at Jelan Pasiwilan. Si Waraji, isinama na sa reklamong murder ng Quezon City Assistant Prosecutor kahit pa pinag-iisipang gawin itong testigo. Wala ring bail ang nirekomenda sa kanya. From abduction hanggang sa dalhin sa 18th Avenue, itinulak, binaril hanggang sa napatay. Na-establish natin doon sa statement ni JR, yung buong detalye. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.